أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. So, alhamdulillah ang ating ngayong topic, lalabas muna tayo sa tafsir ng Quran, sa Sahih al-Bukhari at saka sa iba pang maaklat na pinapaliwanag natin. Pupuntahan muna natin ang isang mahalagang paksa na medyo nagbibigay ng doubt sa maraming kapatid nating mga Muslim. Minsan sa pagsubok sa atin, kaya pinaliwanag muna natin yung pitna. Ano ba ang pitna sa mga Muslim? At pagkatapos, ito nga ipaliliwanag natin. May mga grupo o mga pera o merong mga isbiya na hindi talaga sila Ahlus Sunnati wal Jamaa. Sila ay nagkiklaim na Ahlus Sunnati wal Jamaa, pero ang katotohanan, sila ay labas sa manhaj o sa pamaraan ng Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kung ano ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba ridwanallahu alaihim. Una sa ating sa ating pagdima, inshallah, na ang tinutukoy natin dito, halimbawa, ang Islam, ang tunay na Islam, ang din ng Islam na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang pinapractice ng mga sahaba ridwanallahu alaihim, sila ay wasatiya. Sila ay wasat, sila ay nasa middle path. Sila ay hindi yung tinatawag na tapret tsaka ifrat. Yung sobrang gulo o yung paglampas sa middle path, tsaka yun namang pabaya. Yung ginagawa lang madali lamang. Ang katulad halimbawa, ang Khawarij, sila ay ifrat. Sila ay gulo. Gulo sa masala ng tinatawag nating hakimiya. Na nakapokus sila sa pagbibigay na ang priority ng yung tahkim na kung sino man ang hindi mag-judge o magbigay ng hukom na ayon sa hukom o sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulai ka humul kafirun. Ayon sa ayan ng Quran. Ang mga murji, yun namang sabi nila, halimbawa ang Khawarij, kapag ang kanilang na basta isang tao na gumawa ng kabayr at dunub, major sin, labas sa Islam. Ikaw ay kafir, lalabas ka sa Islam at ikaw ay permanent sa hellfire. Yan ang ng Khawarij. Yun namang murji, na sila ay mga grupo na sana ang iman sa puso lang. Kahit walang amal, walang problema, hindi ka pupunta sa, hindi ka mapaparusahan. Kahit na ikaw ay hindi magsala, hindi ka magsiyam, ang babae hindi maghijab, ang lalaki, ang puso, al-iman mo na. Yan ang murji. So ang Ahlus Sunnati wal Jamaa, wasatiya. Sila ay binal, ang Ahlus Sunnati wal Jamaa, binal, natawag nating between yung extreme at saka between na yung taong tinatawag nating mga pabaya katulad ng murji. So ang Islam, siya ay ang Ahlus Sunnati wal Jamaa, ang mga kapaniniwala, ang mga propeta, sila ay wasat. Sila ay din wasat. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alna kum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Na kayo ay ginawa na umma na wasat. Na ang kayo ay litakuna syuhada 'alan nas. Yung huling umma, ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang magwi-witness sa tao. Kasi may mga tao nung panahon ni Prophet noon na nasa hadith, nabanggit sa hadith na tatanungin sila sa Yawmal Qiyamah, na ikumbay ba sa inyong message? Sabi na hindi. Sino ang mag-witness? Sabi nga, sabi ni Prophet noon alayhi salam, ang umma ni Muhammad. Na nag-witness, na naikumbay lahat ng mga propeta usugo ang risala o ang mensahe. Ngayon naman, ang propeta, sila ang mag-witness sa kanilang mga nation. So, ang Islam, wasat. Alaykum salam. Sila ay wasat. Hindi sila yung tinatawag nating ifrat o tafrit. Hindi sila ifrat o tafrit. Yung gulo
Kaya sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ahlal kitab, la taglo bi dinikum, huwag kayo magbalabis sa inyong din. Wala taglo bi dinikum, wala takulo alala alalhaq, ilalhaq. Wala kayo magsalita, huwag kayo magsalita lang tungkol sa teaching ng Allah subhanahu, tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, balibang lamang sa katotohanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanattiun. Halak yung mga taong sobrang extreme sa kanila. O yung so, syabid na wala sa lugar, o yun namang pabaya na tao. So ang Islam ito ay wasat. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang din ng Islam, ito ay ahabbu din, o ahabbu din idalla, al-hanabiyatu sangha. Ito ang akidang tama at yung easy na din. Dito pahirapan ang tao. Dito pahirapan ang tao. So una, ang mga believer, o ang dawa ng ambiya. Ang dawa ng ambiya, hindi yung dawa ngayon ng mga pirka o mga grupo na meron silang pinapriority palagi. Alam ba, meron taong priority sa ano nila. Kailangan ang mga Muslim mag-judge. Priority ng ano nila ay maghukom sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi, ang mga ruler, ang mga pinuno, ang mga ulama, at ang mga palalat nila, kaper. Yan ay manhaj ng kawarij. Yan ay manhaj ng kawarij. So ang dawa ng mga ambiya, ang dawa ng mga ambiya at saka rusul tauhid. Hindi yung sabi natin tahkim. Yan ay kasama sa tauhid ar-rububiyya at sa tauhid al-uluhiyya. Kaya ang taksim o aksam ng tauhid talata, may mga ahlul bida sinasabi na aksam ng tauhid arba at pinapasok nila yung tauhid al-hakimiyya. So, yan ay walang mga ulama ng sunna na nagsasabi na mayroon pang apat na anwa o uri ng tauhid. Ang anwa ng tauhid, tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat. Maaaring pumasok ang hakimiyya o ang hukom sa rububiyya o sa uluhiyya. Halimbawa, yung kukur sa taa, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay paliwanag ko sa kitab at tauhid. So, obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala na minsan nag-uubay ka sa iyong ruler o sa iyong ulama, na minsan ito ay kasalanan. So, ito ay talagang pinagbabawal sa katuruan ng Islam. At ay paliwanag natin yung sabab ng tauhid. Kaya lang, ang ano ng mga ambiya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat, tauhid al-rububiyya. Lalong-lalong na tauhid al-uluhiyya. Si Prophet Noah alayhi salam, nang maligaw ang mga tao, siya ay nangaran ng 1,000 minus 50. Wala tayong alam na sinabi niya, ang hindi mag-judge ng sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang ano niya, tawagan ng mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa loob ng 950s, kasi ang mga tao, sumasamba sa huwad na Diyos, sa mga autan, sa mga asnam, at kapag sila ay sumamba sa Allah, ng maliba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay permanente sa impyerno ng apoy. Sila ay permanente. Ngayon din si Prophet Ibrahim alayhi salam, ang priority ano ni Prophet Ibrahim ay tauhid na dalhin ang mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din si Prophet Isa ibn Maryam, si Prophet Musa alayhi salam, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 years sa Makkah. Kung ang unang-unang ano natin ay kilapa o yung hakimiyya, sa loob ng 13 years, hindi pinagpilitan ng propeta na siya ang amir, na siya ang kalipa. Hindi niya inuna yan. Ang inuna niya talaga ang mga tao dalhin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at alisin sa shirk. Alisin sa shirk. Yan ang una-una talagang trabaho ng mga ambiya at saka rusul. Kaya kung ang dawa ng mga ano ay maliban dyan, yan ay tinatawag nating bida. Yan ay dalal. Yan ay dalal na dawa. Ngayon, ano ba sabihin natin, kung ang sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَيْكَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ كَلِيبًا. So ako ay maglilika, ako ay gagawa ng sa daigdig ng kalipa. Ano ibig sabihin nila ng salitang kalipa? Sa unang sura, sa sura al-Baqarah. Sabi ng iba nagtatranslate, Vice Gerent o tagapangasiwa, ang ibig sabihin dito ng kalipa ay yung isang lilika na magpapatuloy ng lahi. Ito ang ibig sabihin talaga ng tafsir dito.
Dito ibig sabihin dito ng tafsir. Kaya makikita natin sa susunod na ano sabi ng mga anghel. Kalo atad sa alu. Sabi ng mga anghel, atad sa alu piha. Mayup si dupiha wa yaspikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sabi ng mga anghel, maglilika ka ng mga tao ng mga lilika na magpapadanak ng dugo at magpagpakalat ng kasalanan o ng pasad o ng korupsyon sa lipunan, kasalanan. Ibig sabihin dito ng pasad ay kasalanan. Lahat ang una-una shirk at saka kupor. Wayas pikod dima at sila ay magpapatayan. Sila ay magpapatayan. So, sinabi dito ng mga anghel na yung mga taong lilikain muna para yung mga lilika na magpapalit-palit at magpapalit. Sila ay magkakalat lamang ng kasalanan at sila ay magpapatayan. Hindi sinabi ng maanghel, hindi pa pwedeng din ng maanghel, ah sila, maglalagay ka ng pinuno o ng ganito, ng ganito, mamamahala sa... Eh, ang ibig sabihin dito, isang lilika na magkukontinue ng lahi. Kukontinue ng lahi. Ganon din ang ano, halimbawa sabihin natin, halimbawa yung mga ano nila, sabi nila ng mga kawarits, na kapag ang isang tao ay sumunod sa tagot, kaper. Lagi makikita natin yan, hada tagot. Ano ba ibig sabihin ng salitang tagot? So, Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah, pinaliwanag niya sa atin ang ibig sabihin ng salitang tagot. Sa usul at talata na pinapaliwanag natin, kailangan pati kunin natin yung detaling paliwanag ng mga ulama, hindi paliwanag ng mga syabab, ng mga kabataan, na hahanapin natin sa internet yung magugustuhan nating paliwanag nila. Hindi, paliwanag ng mga ulama. Sabi rito ni Sheikh Islam Muhammad bin Abdullah sa kanyang usul at talata, sabi niya, walakad ba't na fi kulli ummatir rasula ana ibudullah wa janibut tago. Sabi rito na rasul, walakad ba't na, ako ay katotohanan at kami ay nagsugok. Fi kulli ummatin, sa lahat ng nasyon, sa lahat ng lugar, rasul, ng mga sugo sa lahat ng lugar. Una, sabi nito, ano unang dahil ng what? Anak budullah, para sumamba lamang, tauhid. Hindi sinabi nito, hakimiya, para mag, ang dahilan ng pagdating ng rasul, para dalhin ang mga tao sa pagsamba sa subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabi para ipatupad ang batas. Kasama yan sa ano ng tauhid, kasama, hindi pwedeng mawala. Hindi yan maaring mawala. Ang propeta talaga, pagdating sa Madina, nagpisa talaga ang legislation ng o batas sa Madina. Kaya lang, sabi nga rito, lahat ng mga sugo dumating, anong dahilan? Anay budullah, para dalhin ang mga tao sa pagsamba sa alalaman, tabarak wa ta'ala. Pagkatapos, wajtanibut tagut, para ilayo sila sa tagut. Ang unang-unang meaning dito ng tagut ay pagsamba sa wadda Diyos. Lahat ng sinasamba ng balibas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito ng imam, pinaliwanag, kala Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sabi na rito, pinaliwanag niya, rahimahullah, ma'ana at tagut, matajawasa bihi al-am, haddahu, na ang isang tao, isang alipin na, lumampas siya sa limitasyon o sa hangganan. Yan ibig sabihin, ito ay boundary, pumunta ka sa ibang ano. Halimbawa, sinakang dapat sambay ng Allah, inutos ay sambay. Pumunta ka sa pagsamba sa iba. Tajawas al-had. Pagkatapos, sabi rito, tajawas al-had, abdu, haddahu, minal ma'bud. Binigay niya rito ni Ibn Qayyim. Yung mga unang-una binigay, yung mga sinasamba. Wabatbu, yung mga sinusunod. Wamuta. Ganon din yung obedience at saka yung itiba. Watawagit katiratun, sabi rito ng Imam Rahimahullah. Ang tawagit o tagot marami. Waruusuhum, ang pinaka-ulo, ang pinaka-head ng lahat, pinuno ng lahat. Kamsatun, sabi niya, lima, ang pinaka-ano lahat. Number one, sabi niya rito, al-iblis, iblis o la'natullah. Unang-unang tagot si iblis. Unang-unang tagot si iblis. Pangalawang tagot, waman ubida wa huwa radin. Pangalawa, yung sinasamba, halimbawa, sumasamba yung mga tao doon sa nilikaan niya, at siya ay nalulugod, katulad ni Peraon. Katulad ng mga tao nagtuturo na sambayin sila, at sila ay nalulugod. Hindi katulad ng mga propeta, si Prophet Isa, Ibn Maryam, si yung mga propeta, sinasamba sila, pero hindi siya nalulugod. Dari ba, mga anghel, di ba? Ibang mga uliya na mga Muslim. May sumasamba sa kanila, sila ay patay na, pero hindi niya kinalulugodan.
Pero may mga tao talaga na nangangaral, nasambayin sila. Sabi nga rito ng Imam, wow, man ubida wa huwa radin, na sila ay nalulugod sa pagsamba sa kanila. So yun ay tago, katulad ni Peraon. Wa man daa annas ila ibadati napsihi. At yung dawahan ng tao, imbitahan ng tao para sambayin sila, pasambayin yung sarili niya. May mga ganyan. Halimbawa, sa Pilipinas ngayon, si Kibuloy at iba pang maano na, talagang pupunta sa pagsamba sa kanila. Pagsamba sa kanila at iba pang maano. Ilan yun? Iblis, yung tao na nalulugod. Pangatlo, yung tao na nagdadawa para sambayin siya. Waman adda'a syai'an minal ilm al-gayb. At yung mag-claim na meron siyang alam sa unseen. Katulad na may mga tao na sabi, alam niya ang pangyayari sa future, sa unseen, sa alam niya ang nangyayari sa barsak, alam niya ang nangyayari sa buong universe, may mga imam na ganyan. O kaya sabihin natin, mga manghuhula, mga mangkukulam, na sila ay nagki-claim na meron silang alam nila ang unseen. Halimbawa, may mga imam ng Shia, sabi nila, alam nila ang nangyayari sa buong universe. Alam ng imam. Ito ay pang-apat na tagot. Pang-lima, sa waman hakama, bigayari maan sa lalla. Ito ang pang-lima. Kung sino ang maghukong, mag-judge ng maliban sa batas na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ang subha ng mga kawarigs. Ito ang subha ng mga kawarigs. Na yung ang isang Muslim o ang isang tao, ang isang Muslim na siya ay mag-judge sa maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran o batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi sa Surah Al-Ma'idah, bago natin puntahan yan, ito na, ito ang syubha ng mga kawarij at yung mga ahlu takbir. Nasabi nila, ito ang ayah, alba sa Surah Al-Ma'idah, ayah number 44, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sa susunod na ayah, sa Habirun, waman lam yahkum bimaan salallahu pa ulai kahumun dalimun. Pangatlo. Una, Habirun. Pangalawa, dalimun. Pangatlo, sa ayah number 47, nilaktawan yung isang ayah, Habirun, waman lam yahkum bimaan salallahu pa ulai kahumul pasikun. Kaya sabi ng mga ulama, ayon sa paliwanag ng mga ulama, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi siya tumigil sa kafirun. Nilagay niya dalimun, pasikun. Ibig sabihin ng salitang kafir, ibig sabihin ng salitang labas sa Islam. Dalimun, wrongdoer, maaring dalim na shirk. Pasikun, katulad ng pisk ni Iblis. Disobedience sa Allah, kurud sa taas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depende. At ipinaliwanag natin sa Sahih al-Bukhari, sa Kitab al-Iman, ipinaliwanag ko lahat yung hadith na ang kupur may taksim. May kupur al-akbar, may kupur al-asgar. Ganon din ang dul, may dul al-akbar, may dul al-asgar. Ganon din ang pisk, may pisk al-akbar, may pisk pasik al-asgar. Ganon din ang nipak, may nipak al-akbar, may nipak al-asgar. So yan ang ano ng ahlus sunnah wal jamaah. Ang mga kawarij, wala silang, ang kanilang kupur sayon wahid, isa lang, kupur akbar. Wala nang ano, walang tafsir. Walang explanation sa kanila, basta sinabing kafir, kafir. Kaya pati yung tinatawag nating sahib ng kabair, gumagawa ng major sin, halimbawa, nag-abandon ng sala, hindi naman talaga totally na nag-abandon ng sala, o hindi nag-fasting ng Ramadan, o disobedience, ano bang uri ng kabair? Commit ng sina, nag-nakaw, pumatay, kafir. Mukrid yun, labas sa Islam, at permanent disciple. Yan ano ng kawarids. So ngayon, ang tafsir ng ayah na yan, tinatafsir nila sa sarili ng pag-intindi. At kung may mga akwal ang mga ulama, may mga sayang ang mga ulama, o paliwanag, kukunin lang nila yung ano ng ulama, pero hindi nila ipapaliwanag yung detalye. Hindi nila paliwanag yung detalye. Halimbawa, kukunin yung patawan ni si Polis ng Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab. Halimbawa, si Muhammad bin Abdul Wahab. Tapos halimbawa si Sheikh bin Baz, Sheikh Utaymin, at iba pa mga ulama, kukunin lamang nila yung kanilang gusto na naayos sa kanilang kagustuhan. Pero pag ayaw na, hindi na kukunin. Ang kupor, ang dulm, ang pisk at nipak, meron siyang aksam,
sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. At yan ang paniniwala ng propeta, ng mga sahaba, ng mga tabiin, ng salaf ng umma. At yan ay piniliwanag ng detalye ng mga ulama. So ngayon, ang tafsir ng Khawarij at ng Ahlu Takfir hindi ayon sa tafsir ng mga nauna nating mga tao. Hindi ayon sa tafsir. Sila ay may sariling tafsir. Na ibig sabihin, stranger sa teaching na Islam, stranger sa tafsir ng mga mupasirun o ng mga ulama na may sarili silang tafsir. At kailan lamang? May sarili silang, namukala pa sa lahat ng ibig sabihin sa ijma o sa consensus o agreement ng mga ulama magmula sa propeta, mga sahaba, tabiin, apat na imam at mga ulama ng sunnah. Sila ay mukala pa. Ano ba sabihin natin? Ano ang tafsir ng ayah sa surah Al-Ma'idah, number 44? Sabi ng Rasul, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاً سَلَلَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pagkatapos, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Tatlo. So sabi ni Imam Ibn Jarir, ang imam ng mga mupassirun, siya ang imam ng mupassirun. Sabi niya, kala Ibn Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, ano ang ibig sabihin ng ayah na yan? Man jahada, ma'an salallah pakad kapar. Jahada. So, ginamit dito, jahada. Ibig sabihin ng jahada, na pagsikapan niya talagang labanan sa lungatin. Ayawan niya talaga. At ipangaral niya na ang sino man na hindi ipatupad ang batas ng Allah subhanahu, talagang agreed ang mga ulama. Kapir. Ayon sa kanyang paniniwala, na ang isang tao na talagang ipaglaban niya na ang halimbawa yung man-made na batas, halimbawa sabi nga ni Sikmin ba sa kanyang paliwanag, yung man-made law, kanun, al-waday, sabi nga ng mga Arab, na ito ay better sa batas ng Allah, na ito ay hindi naangkop sa ating panahon, o kaya naman pareha lang yan, ang tao na yan ay kafir. Yan ay ayon sa ijma. Eh sabi nga dito ni Ibn Jarir at Tabari, man jahada ma'an salallahu pakad kapar. Ito ang tafsir. Pagkatapos meron pang tafsir, may detalye. Sabi niya, wa man aqarra bihi, at kung sino namang accepted niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggap niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay the best, ito ay batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay makabuti sa umma. Wa man aqarra bihi, ito ay kanyang tanggap. Ito galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y better. Walam yahkum bihi, pero sa kanyang kahinaan, ito hindi niya ginamit sa kanyang pagpatupad ng batas. Siya man ay amir o pinuno ng bansa. Siya man ay minister, o siya man ay judge o kadi, o siya man ay ulama, o isang ordinaryong tao. O halimbawa, abogado, o isang pag-ama sa kanyang tahanan. Sino man? Hindi ito specific sa isang ruler lamang. Nakatod ng ginagawa, nahalo takpir, na kapag ang isang ruler hindi pinatupad, kafir kaagad yung ruler. Kasama na lahat, pati mga ulama. Masabi nito, waman akarra bihi, sabi na tafsir ng mga ulama. Waman akabihi, akar, tanggapin niya ito, walam yahkum bihi, pahuwa dalimun pasik. Dalimun pasik. Ito na ano dito, at tinutukoy pati dito, sabi sa ibang riwayat ni Ibn Abbas, sabi niya, kupur dun kupur. Ang tinutukoy dito, kupur at asgar. Minor siya. Kasi, sabi niya, tanggap niya, naniniwala ako ng alas. Pero siya ay, anong dahilan? Bakit? Tumanggap siya ng riswa. Riswa, alam mo yung riswa? Yung suhol o bravery. O lagay. O kaya naman, natatakot siya na maalis siya sa kanyang posisyon bilang isang ruler, o bilang isang judge, o bilang isang hukom, Supreme Court, halimbawa. O siya ay ayaw niya maalis sa posisyon, o kaya sa dunya, sa kanyang pinikitang halaga, siya ay pasik, siya ay dalim, siya ay wrongdoer, siya ay disobedient sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi siya kaper. Kasi sa puso niya, tanggap niya na ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang pinaka-the best na batas, ito ay nireveal na Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay makakabuti, kaya lang dahil sa kanyang kahinaan bilang isang tao. Dahil sa umuro ng dunya, pero sa kanyang puso. At ang pinakamahalaga dito ay yung puso ng tao. Kasi ang kupur itikad, kupur amal, kupur sa paniniwala. Kapag ang isang tao pinaniniwalaan niya talaga na ang batas na yan, hindi yan mabuting batas, kafir.
Pero kung sa alam niya na ito'y ano lamang, na ito'y batas, pero dahil sa kanyang kahinaan, dahil sa dunya, pagkatapos hindi niya ito ginamit, pero pinaniniwalaan niya yung batas na yan. Siya ay pasya. Siya ay daling. Kaya sabi nito, piriwaya, sabi nga rito, kupor dun kupor, dalim dun dun at dun, pasik dun at dun. Pasik dun at pasik. Pasik pisk dun pisk. So itong paliwanag ng mga ulama. Merong tafsir. Hindi sasabihin na hindi nag-judge kafir. Talagang labas sa Islam. Labas sa Islam. Hada, yan ay danger na ano. At paliwanag natin ang... Tapos Ibn Kathir. Punta natin susunod ang mga kilalang mupasir. Ibn Kathir. Sabi ni Imad Ibn Kathir sa kanyang tafsir, rahimahullah, man jahada ma'asalallahu pakad kapar. So, ganun din, katulad ng ano ng nakil ni Ibn Kathir. Kung sino man ang talagang salungatin niya, labanan niya, kamuhian niya, ibig nito ang jahada, kamuhian niya, hindi natanggap. Hindi natanggap ang batas sa Allah subhanahu wa ta'ala, pakad kapar. Ibig sabihin, agreed ang mga ulama. Pangalawa ng mupasir. Waman akarra bihi walam yahkum bihi pahuwa dalimun pasik. Rawahu Ibn Jarir. Kinuha niya yung riwayat ni Ibn Jarir. Sa hadith ni pagkatapos Ibn Naripan man an ata fi kaulihi paulay kahumul kapirun kala kupur dun kupur. Ganon din. Kapag itong ang kanyang ano ay katulad na nabanggit nga natin na nauna na pinaglalabanan niya siya ay kapir na akbar labas sa Islam, kapag ito naman ay tanggap niya pero dahil sa kanyang kahinaan, so siya ay minor kupo. Minor kupo. Sabi pa rito ni Anata sa pagpapatuloy ni Ibn Kathir sa kanyang Anata, kaulihi ta'ala, paulay kahumul kapirong kala kupor dun kupor, wat tawus kala laysa yakpur. Sabi rito na itawus, pinaliwanag. Ito sa mga tabiin. Walaysa, laysa yakpur, yan kulu anil millah. Ito ay akwal ng mga salaf, ng mga salaf pusali, ng mga ulama, ng mga tabiin. At batabi, sabi niya rito, kung sino man ang maghukom ng mali ba sa alas, makatulad na ito ay kanyang tanggap, pero sabi niya, laysa la yakpur, hindi siya nag-commit ng kupur, at la yakpur, yan takil anil min, hindi siya lalabas sa Islam. Kaya itong salita, sa atin, nung unang panahon pa, akwal ng mga mupasiro, ng mga tabiin. Sila Katada, sila Mujahid, mga tabiin. Pagpapatuloy, sabi rito, Wan Ibn Abbas, Wan Tawus an Ibn Abbas, ka laysa bil kupri, alladhi yadhabu ilayhi. Yadhabu na ilayhi. Hindi yung kupur na lalabas. Tutukoy dito ay lalabas sa Islam. Rawahul Hakim bil Mustadrak. Sumunod na mupasirong, kilala ang mupasirong na pinagkakatiwalaan, na binabang Ibn Jarir, pinagkakatiwalaan ang mupasirong, Ibn Kathir. Tapos si Imam Al-Bagawi, sabi ni Imam Al-Bagawi, Kala Ibn Abbas wa Tawus, laysa bikupri, laysa bikupri, yan kulu anil millah. Sabi niya, ang kupor na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang isang Muslim talaga, ang origin talaga ng Muslim, hindi niya kamumuhian ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang Muslim. Kafir, kaya sabi nga ng ibang mga mupasirun, ito ay nirebuild sa kafir, sa mga ahlul kitab. Pero ang Muslim talaga, hindi yan original na ano para sa Muslim. Ang isang Muslim, hindi niya talaga yan, tanggap niya ang Quran. Alam niya, kapag wala siya, pinaliwala sa Quran, siya ay kafir. Pero tinutukoy dito, yung Muslim na mahina, minsan, ano ang dunya, pero tanggap niya ang Islam, kaya sabi dito ni Imam Al-Bagawi, Laysa bikupri, yan kulu anil millan, hindi sila ba, bal ida apalahu pahuwa bi kafir walaysa kaman kafara billah. Pero kapag ginawa niya yan, sabi niya siya ay ibig sabihin gumagawa ng kasalanan, kupur asgar, hindi katulad ng hindi naniniwala talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng musrik at ng kafir na sumasamba sa wadda Diyos. Yung sumasamba sa... Kaya ang mga imam na yan, priority sa kanila ang tauhid. Tauhid. At ang ano nga, may tafsir, mayroon siyang explanation, detailing explanation. Ngayon, alimbawa sabihin natin, yan din ang paliwanag ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Al-Qayyim, apat na imam. Si Imam At-Tawi sa
akidah at-tahawiyah na pinaliwanag ni Abul Is al-Hanawi sa tafsir sa syar na akidah at-tahawiyah sa 323 hanggang 24, pinaliwanag din ang mga pinapaliwanag dito ng maulong pare-pareho sila. Walang pagkakaiba. Wala silang pagkakaiba. Na yung talagang kafir, katulad ng hindi mga Muslim na ang batas sa sinusunod na batas ng gawa laban ng tao, kafir. Pero sabi nila, kapag yung tanggap ng isang Muslim, at ang isang Muslim talaga tanggap yan, karamihan, bibihira ang Muslim, munapik na Muslim ang itatanggapin niya, munapik. Pero sa isang Muslim, kahit sa imakasalan ng Muslim, o ligaw na Muslim, alam niya na yan ang nabanggit sa Quran, hindi niya paniniwala na, hindi niya gusto ang batas na gawa laban ng tao. Yung tinatanong, kanun alwad, o man made law. Ganon din si, alimbawa sabihin natin si Imam Ash-Shawqani sa kanyang Fathul Kabir, ganon din ang kanyang paliwanag, pare-pareho. Si Sheikh Abdul Rahman As-Sabi sa kanyang paliwanag, ganon din si Sheikh Abu Hamad Amin Al-Shankiti, makilala ang mga Ahlul Tafsir, sa Adwa Al-Bayan, at si Samahato Sheikh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah, sinulat ko rito, na sinama rin niya ang paliwanag ng mga ulama magmula pa ng unang panahon hanggang sa panahon natin. Lahat ng mga ulama nagkakaisa na ito ang paliwanag ng ayan na yan. Na yan ang paliwanag. Walang, maaaring sasabihin natin, yung mga siyaba, mga kabataan na hindi nag-aaral sa mga ulama at hindi tinitingnan yung tamang tafsir. Pag sinabi din na kafir, kafir lahat ng tao. So dito may tafsir, may detailed explanation, may bayan na ipinaliwanag na sabi ni Samahato Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, ng Tanaysia, al-ma'aruf in the ahlul ilm mitla ma kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma kupur dun kupur, katulad din na ba ano na ba ulama idha kana ya'takid an hukmullah wa huwa al-wajib wana al-hukum bigayri ma'an sallallahu la yajus walakin hakama bigayri ma'an sallallahu li asbab ukra na meron siyang dahilan paindahu hayna idin yakunu pasikan wa daliman wa kapiran lakinahu dun wapis kupur dun kupur li annahu ya'arifu annahu dulm wa annahu mukti, alam niya na yan ikasalanan, yan ay wrongdoing at siya alam niya siya ay mali. Wahan wannahu asa asi na siya ay makasalanan. Walakin hakam hamalahu alal hukmu bigayri ma'an sallallah ihtikadan annahu napaniwaan annahu la'alimahu na siya ay nagkamali, na siya ay nagkakasala, kaakad ang riswa sa pamagitan ng pagtanggap ng suhol, ng riswa, at ano pang mga para siya ay manatili sa kanyang posisyon, siya ay manatili siya bilang isang ruler, isang hukum o judge. So sabi ng Imam Rahimahullah, sabi siya, sama ito si Abdul bin Bas, dali ka pa huwa ka, kupur dun kupur, dalim dun du, dulm dun at dulm, pasik dun, pisk dun, pisk. Ganon din ang kanyang paliwanag. Pagkatapos sabi niya sa kabilang panig, amma mahaka mabigay rimaan sallallahu ya'atakin jawas dalika aw annahu abdal min hukmillah pahada kafir kupur akbar. Sabi niya na ang kanyang paniniwala na ang batas na ang hukum na nirebuild na Allah subhanahu at ito pinaniniwala niya ito ay allowed at ito ay better. Sabi yan ay walang pag-aalingan niya na ay talagang siya ay kafir. At mayroon pa itong mahabang paliwanag. Nakikita niyo sa Google ang paliwanag ng Samahato Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. So yan ang tafsir ng mga kawarij at saka ng ahlo tafsir. Na tayong mga Muslim, meron tayong katulad ng paliwanag natin, may aksam, may tax, mayroon siyang division. May mataas, nakakupor may, at saka kupor ihatikad, kupor amal. Kupur amal. Halimbawa, sabihin natin, ang takbir, anong meaning sabihin ng salitang takbir o pag tatakbir ng tao? Ito ay sabi nga ng mga ulama, dadul iman. Sa lugang, ibig sabihin niyan yung sitter na i-conceal mo ang katotohanan, takpan mo ang katotohanan, i-hide mo ang katotohanan. Ibig sabihin ng salitang kupur o kapir.
Kaya lang, pag yung sasabihin mo, ang tao na yan, na original na Muslim, lalabas sa Islam, ito ay dadal iman, yakruj ang da'iratul Islam. Na ilalabas mo ang isang Muslim, isang tao, sa fold ng Islam at dadali mo siya sa kupor. Nakil, min millatil Islam, ila millatil kupor. Tatransfer mo siya, magmula sa Islam, papunta sa kupor. Papunta sa kupor. So, katulad na nabanggit natin, kupor akbar, kupor asgar, tapos, ito ay ang iman natin, sabi nga natin, tumataas, bumababa. Ang kupor siya ay mga marami siyang antas. Sabi nga ng mga ulama, istikbar. Kupor istikbar, yung tawag natin pride, arrogant, pride, juhud. Yung pagsalungat talaga sa batas ng Allah Subhanahu, pinaglalabanan talaga, kinamubuhian niya. Takdib, pinagsisinungalingan niya. Syak, siya ay hindi siya talaga tiyak. Meron siyang doubt. Pwede ba ito ba tama bang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o hindi? Siya ay may syak. Pati yung pag-aalinlangan, yan ay kupor. Yan talaga ay kupor. Istikbar, juhud, nipak. Nipak al-akbar, katulad ng mga munapikun. Nipak sa kanilang itik, sa kanilang puso. Erad, yung talagang pagtalikod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw mo talagang tanggapin. Ang inad, yung tinatawag nating pagyayabang na, alam ako ng mga Yahud na sila ay superior. Ayaw nila tanggapin ang batas ng propeta, dinala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung karaha na kinamumuhian nila ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinamumuhian ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kupur dalawa. Kupur mutlak at saka kupur muayyan. Ibig sabihin sa talagang yung kupur na absolute kupur. Katulad ng mga hindi mga Muslim, na mga musyrikin. Na sila talaga na ganap ang pagiging kafir nila. Na pag ang tinutukoy natin, ang sinasamba talaga na huwag na Diyos. Pinaniniwalaan talaga nila hindi tunay na creator. Sa batas din, ganun din sa batas, ang batas nila gawa lang talaga ng tao. Talagang completely na absolute na kupur ang kanilang, yan ang unang kupur al-mutla. Pangalawa, kupur al-muayyan, kupur al-utakbir al-muayyan, na yung pagkasabi sa individual, specific, o certain o particular na tao, anta kafir. Ito ang danger sa Islam. Dahil ang tinatawag nating takbir, ito ay hukum syar'i. Ito ay batas sa sharia. At ito ay batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang merong karapatan ng batas na yan na magsabi na ito ay kafir, ito hindi kafir, ito ay kafir, hindi kafir. Ito ay punta sa impyerno, ito hindi po pupunta sa paraiso, maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nabanggit, sino pupunta sa impyerno na kafir? Banggit sa Quran? Abu Lahab, si Firaun, si Nimrod, yung mga nabanggit doon, di ba? Yung mga tao mukala pa sa mga anbiya at mga rusul, mga follower ni Firaun. Nabanggit ang pangalan ni Abu Lahab. Nabanggit ang pangalan ni Firaun. So talagang yan ay kupur na nabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya kupur, tinatawag natin hukum syar'i. Ganon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit niya si Abu Jahal, yung mga kumakalaban sa Islam, nabanggit niya rin yung mga unang mga tao, nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino yung mga tao na yan na talagang pupunta sa impyerno, siya ay kafir at pupunta sa impyerno. Kaya lang sabihin natin, patulad natin, buhay na kafir, mutlak, walang problema. Sabi nga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimus salat innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musrikina min ahlil kitab wal musrikin pinari jahannam ang mga kupar na ahlil kitab, Yahud wal Nasara at mga musrikin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir. Ngayon, ito ay mutlak. Sabi nga natin yung absolute talaga na, pero individual na Muslim, lalong kafir o Muslim, lalong nabuhay pa na kafir, nasabi natin, ikaw, kafir, pupunta ka sa, ikaw, Mr. Ahmad, o sabi natin, Pedro, pupunta ka sa impyerno, buhay pa, ha, dalaya, Diyos, hindi yan alam, kasi maraming mga kafir na nag-Muslim, di ba? Maraming mga hindi Muslim na buhay pa, pagkalipas ng ilang taon pa nga lumipas eh, pumasok sa Islam. Kaya hindi natin pwedeng itakpir ang buhay siya kafir, alam mo siya makasalanan ganito, talagang kitang-kita mo sa kanya ang salungat sa teaching na Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Enta kafir, enta ahlu jahannam. Kaway kafir, taga impyerno ka. Hindi yan alam sa Islam. Hindi alam. Kung ang tao na yun ay namatay at nakita talaga natin na yun ang kanyang kinamatayan, maaaring sabihin natin yung gano'n. General na kafir ay kafir, yan ay nasa Quran at nasa Sunna. So mag-ingat tayo sa bagay na yan. Ngayon, sabi nga natin, ang kupor o takpir o ahkam ng rida ng isang tao talaga para i-confirm na siya ay labas sa Islam, kailangan makuha natin ang mga kondisyon o tinatawag natin ano ng mga kondisyon ng tao na yan ay labas talaga sa Islam. Una, na-confirm ng tao na yan ng kanyang akida, ang kanyang ihtikad, akida, paniniwala sa kanyang puso na hindi siya talaga naniniwala sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hala, kapir. Na isang tao na yan, na nagkiklaim ng Muslim na sabi niya, hindi ako naniniwala sa Quran, hindi ako naniniwala sa propeta na siya ang uling sugo, may darating pang sugo. Yan ay akida. So yan ay murtad. Pangalawa, belpiel. Sa kanyang gawa, na siya ay nagsujud ng maliba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagsujud, belpiel. O sabi natin, siya ay gumagawa ng ibada na hinahandog niya sa huwad na Diyos, sa santo, sa rebulto, sa patay, sa awliya, sa sali, sa propeta. Yan ay alam natin ang kanyang ginagawa, alam yung pagsujud ng maliba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Direkta talagang pagsamba sa huwad na Diyos, yan ay kupur al-amal. Ganon din kupur sa tinatawag nating bilkaul, sa kanyang salita. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa ano, ang katulad nung nagmurtad na ano na isang pumasok sa Seventh-day Adventist, di ba? Sabi niya, talaga sa kanyang salita talaga, alam natin mga Muslim na walang shadow na pag-aalinlangan, walang doubt na siya talaga ay nagsalita na siya ay hindi na pinaniniwala ng Islam, better ang Christianity. So ito yung salita. Halimbawa, may Muslim na nagsabi na ganyan, kiklaim mo, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Yawmul Qiyamah. Hindi ako naniniwala sa Barsak. May mga Muslim na ganyan, sabi na walang kaparusahan sa Barsak. Lahat ng akbar na nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay akida. At kapag may nagsalita na siya, hindi ako naniniwala sa kaparusahan sa Barsak, ang tao na yan ay nagkupor sa kanyang kaul. Sabi natin kanina, ano yun na akida, kilos, pagkatapos salita, pang-apat, syak, pag-aalinlangan. Nang isang Muslim, nagkiklaim na Muslim na meron siyang syak, na siya ay nag-aalinlangan sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, anumang teaching na dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga, syak, pidin, sa din, anumang uri ng syak sa din ng Islam. Wa ma ja'a bihir rasul. At kung anong dinilang katuraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na yan ay lalabas sa Islam. Kailangan sa Islam talagang yakin, la rayba fi ang kanyang paniniwala sa Islam. Hindi pwede yung 50-50. Kada sinasabi, unos Muslim ako, unos ano ako, hap-hap. Mistisong Muslim, ano mistisong Christian. Hindi yan alam sa Islam. Kailangan, yan ay taong may syak sa Islam. So yan ang tinutukoy natin dito na ano sa Islam na isa may ano kailang ano tayo? Ano ba dapat para natin mas ihati ko pa siya ano ba para tayo masyado mahaba. Ha, pwede kayo muna tayo? Sige, part 1 muna tayo. Siya. Para pwede kayo magtanong. Siya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.